Hi guys, magandang hapon po sa lahat. Today, hindi po muna ako mag-update about sa Cowen. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano ko nga ba naabot ang aking 1,000 subscribers sa YouTube. So, hayaan niyo po muna akong isalaysay kung ano yung mga naging experience ko dito sa YouTube bago ko naabot ang aking 1,000 subscribers. So, ganito po yun. Nakapasok ako sa YouTube dahil sa isang networking company na inatinan ko through webinar, through sa online. So, nasabi ng isang mentor doon na vlogging is the next big thing. So, nung narinig ko yun, natanong ko ang aking sarili, bakit magiging big thing ang isang vlogging? What is vlogging? Kaya nag-stop ako sa webinar na yun at nag-start ako mag-research what is vlogging. Ayun, napunta ako sa YouTube. Nung napanood ko yung mga content ng mga vlogger, sabi ko hindi ko talaga kaya. Kasi kung sa travel vlog, ang gaganda ng mga places na sinishare nila, which is mayroon naman po dito sa amin na mga magagandang lugar. Yun nga lang, sobrang napakamahiyain kong tao, hindi ako lumalabas ng bahay. So sabi ko paano ko yun mai-share sa iba kung hindi ko gagawan talaga ng paraan na lumabas. At yun, katulad ng ginawa nila, na parang yun, ina-advertise nila yung lugar na napuntahan nila. About naman sa makeup tutorial, wala talaga akong pag-asa doon kasi yun, hindi po ako maganda katulad ng iba at wala din po akong hilig sa makeup. And sa food vlogging naman, hindi ako marunong magluto at saka limited lang din yung mga kaalaman ko sa pagluluto at isa pa, wala akong budget. So sabi ko, hindi talaga sa akin, para sa akin ang vlogging. Pero, ayun, 3 days after, lagi kasing nagpa-flashback sa isip ko yung vlogging is the next big thing. Vlogging is the next big thing. So, ayun, after 3 days, nag-sign up po talaga ako sa YouTube kahit wala talaga akong, kumbaga pumasok ako na walang dala. At as in, wala talaga akong alam. So, ayun, inalam ko kung paano ko pasukin ang YouTube. And nung July 29, 2019, yun nga, nakapag-sign up ako sa YouTube at kinabukasan na-approve ako agad ng YouTube. So after that, ayun, wala talaga ako maisip na content. Sobrang nahiya ako sa sarili ko. So as in, parang wala lang. Tapos paulit-ulit pa rin yung nagpa-flashback sa akin. Ano ba talaga ang gagawin ko para magkaroon ako ng isang content? So ayun, after 1 month, gumawa ako ng isang video, private video po yon. Sa may tabing dagat po ako, sa may tabing dagat ko po yung ginawa ang video yon. Yon, in-upload ko, tiningnan ko kung anong magiging result. Napansin ko doon may black both side, left and right. Isa yun sa aking mga naging problema that time. Tapos yung ingay na hindi ko alam kung saan ang gagaling. So yun yung dalawa yung pinakaunang problema ko. So, after my research, nag-research po ako kung paano yun masolusyonan ang problema yun. Yun, na-resolve naman agad through research. Kung paano ko yun makuha, kung paano ko matanggal, ganun. So, ayun, na-resolve naman. Pero, nandoon pa rin yung ano ba talaga ang magiging content ko. So, ayun na, lumipas pa ang isang buwan, saka ako nag-upload ulit ng isang video. Mayroon kasi akong napanood ng mga videos na slideshow videos. So, sabi ko, ay, pwede ko naman itong gawin. Kasi yun nga, hindi ko pa talaga kaya humarap sa camera. So, ayun, gumawa ako ng isang video about sa lugar dito sa ating bansa. Yung mga, basta mga beautiful places dito sa ating bansa. So, ayun, in-upload ko, 2 minutes lang yun mahigit. Tapos, yun, may nag-comment agad na akala ko video, hindi naman pala. So, sabi ko sa aking sarili, so, kailangan ko talaga palang mag-upload ng isang video. So, ayun na, lumipas pa ang 3 buwan, may nakita akong, about sa lumang bayan naman. So, agad-agad, nung nakita ko yun, nung napanood ko yun, agad-agad ako nagkalkal, ng mga gamit dito sa aming bahay na pwedeng napaglagyan ng lula at lolo ko ng mga lumang barya. Kasi sa totoo lang talaga, coin collector ako ng high school, pero parang nawala sa akin yun, binigay ko yung mga coins ko, kasi para sa, parang dumating sa punto na, paanhin ko na ba yung mga coin ko na parang, nakatambay lang. Tapos, may mga time kasi din yun na mayroong namimili dito. So, dito sa amin. So, ayun, binigay ko sa uncle ko yung mga coin ko.
So, nung time na yun, as in, wala na talaga akong hawak na barya. Pero, mayroon ako mga nakikitang barya dito na pakalat-kalat lang sa bahay. So, yun, nagkalkal ako ng mga gamit. Nakita ko yung mga kawen ng lula ko sa may kaban. Tapos, sa lagayan ng mga lumang rilo, mayroon akong mga nakita doon na kawen. So, ayun na. Tapos, tinanong ko din yung auntie ko sa iba't ibang collection niya na kawen sa ibang bansa. Pasensya na guys ha, sobrang ingay talaga dito sa amin guys. Nasa loob na talaga ako ngayon ng sasakyan, para nagtatago ako dito. Pero alam kong rinig na rinig nyo pa rin yung ingay ng baboy, ingay ng aso, at saka yung mga taguktok. Ang ano, mayroon kasing pinapatrabaho yung auntie ko dito sa amin. Kaya ayun na guys, yun yung unang upload ko na pinapublic ko about sa lumang barya. Lumipas pa ang ilang buwan, parang I think 3 buwan din, 27 views lang yun. So, parang nawalan talaga ako ng pag-asa. Until nung February 9, 2020, napansin ko yung pag-angat ng views ng channel, ng uploads na yun. Sabi ko, why not? Kasi ako, mahilig talaga ako nanonood ng mga LS, iba't ibang LS, which is hindi ko naman ginagawa sa akin. Yun bang tipong sinusuportahan ko yung iba, pero hindi ko nga sinusuportahan yung sarili ko. So, ayun na. Sabi ko sa aking sarili, why not stop ko muna yung LS, kasi parang nagtitake din ng rest yung aking cellphone, kasi habang nag-LS ako, nag-LS yung pinanood ko, naka-charge yung cellphone ko, kulang na lang sa sabog sa sobrang init, kasi 1 to 2 to 3 to 4 hours yung LS nila, at pinanood ko talaga yun as a support sa kanila, which is hindi nila alam na ganun yun, ganun ang ginagawa ko para lang masuportahan sila. So ayun guys, sabi ko sa sarili ko that time, paano kung mag-stop ako ng panonood ng LS, tapos gagawin ko yun within 1 month ang pag-upload ng videos, yung kahit hindi man. Kasi hindi naman talaga ako maganda. Hindi pa talaga ako maganda mag-upload ng videos. So ayun, parang pachamba lang na sana panoorin. Yun, nung February 9 nag-start talaga ako ng pag-upload. After 5 days, napansin ko umangat yung aking number of subscribers. So hanggang itinuloy-tuloy ko na, pero not every day. Basta sinikap ko lang na makapag-upload ako ng kahit 3 video sa isang linggo. So yun. Yun, parang isang buwan, naabot ko yung aking 1,000 subscribers. Higit pa doon. Tapos umangat din talaga yung aking watch time minutes, umangat siya. So yung upload ko that time is more on koans, kasi yun nga, inano ko na yung mga uncle ko, yung mga auntie ko, tinanong ko sila about sa koan, parang yun na, tinutulungan nila akong magkaroon ng mga koan. So yun yung mga ina-upload ko sa channel ko, at ramdam ko talaga yung pag-angat ng numbers of subscribers and numbers of viewers. So, sa isang buwan na yun, na nag-stop ako sa pakikipagpalitan ng iba't ibang mga baguhang vloggers or ng mga vloggers, basta nakipagpalitan talaga ako as in sa kanila. So, hindi ko naranasan yung pagbo-boom ng aking channel that time, kasi within 6 months, nung nag-start nga ako nung July, na-approve na ako ng July 30, 2019. Tapos, nung February 9, 2019, nasa 253 subscribers pa lang po ako that time, guys. So, sobrang bagal po talaga. So, yun, guys. Yun yung aking mga naging karanasan sa pag-YouTube. Yung makipagpalitan ako sa ibang vlogger. For me talaga, yung pakipagpalitan, para sa akin, sa naging experience ko, hindi maganda para sa akin, kasi minsan parang tumaas yung number of subscribers mo, tapos pagtingin mo ulit, biglang bumaba na naman. Parang gulong-gulo yung YouTube sa akin that time eh. Sa akin lang po to ha, hindi ko nila lahat, based lang po to sa naging experience ko, kung ano man yung nasabi ko ngayon, yun po ay based lang kung ano po yung mga naging experience ko dito sa YouTube. Yun nga. So, for me, ang magandang maipapayo ko, lalong-lalo na dun sa mga baguhan, dapat masipag tayo
Kasi kahit anong gawin natin, kahit sabihin na natin matalino tayo sa mga bagay-bagay, tapos napaka-resourceful natin, pero paano kung hindi tayo masipag? Paano kung hindi tayo paano kung tamad tayo? Halimbawa sa isang buwan, isang bisis ka lang nag-upload, naranasan ko po yun. Hindi ibig sabihin na as in tamad ako. Hindi ko lang talaga alam kung ano ba talaga ang magiging content ko. Yung sa Cowen, pangulik ng Cowen, parang naging tsamba ko lang yun. Na, yun nga, yung pag-angat ng numbers of views ng una kong upload ng about sa Lumang Barya, yun lang yung sinabayan ko ng pag-upload ng mga Cowen na rin. Kaya yun, parang nag-plug sila at yun, umangat. Hindi pa ako nagmamayabang kasi sa totoo lang talaga, nahirapan po talaga ako, guys. Naabutin yun. So, una kong advice, dapat maging masipag tayo. Pangalawa is, dapat maging consistent tayo sa ating ginagawa. At pangatlo is, doon sa mga nagko-comment sa mga video natin, dapat tayong magpasalamat sa kanila dahil sila yung taong makakatulong talaga sa atin para malampasan natin yung requirements ng YouTube. Ang pangatlo yung video quality. Dapat, sa akin hindi ko to nagawa eh, pero yan ay sisingit ko na yun sa inyo guys, yung video quality dapat maganda yung paggagawa natin sa ating video. Hindi ko sinasabi na bumili ka ng mga mamahaling camera. Kung ano lang mayroon ka, kasi ako talaga sa cellphone lang naman ako at alam ko naman na hindi talaga kasing ganda ng iba yung aking cellphone. So, ayun na. At least, yung thumbnail dapat din, pag yung taong nakakita sa thumbnail mo ay mapapaklik mo sila doon sa video na ginagawa mo. So, ayun guys. So, sama ko na rin yung title. Dapat yung title ay searchable para may tendency na ma-search yung channel mo. So, yan guys. Maraming salamat sa kung sino may yung makakapanood nito. Sana makakatulong ako na yun, kung bago ka pa lang, kakastart mo pa lang sa channel mo, mag-upload ka ng mag-upload ng videos. Yun po ang natutunan ko sa mga, kung ano po yung naging experience ko. So ngayon guys, shout out muna tayo. Ito po yung mga bagong pasok na subscribers. Ito po ay nakabase sa Gmail account ko. So big shout out to MG Dave's channel. Eduardo Yunacito. Nomer Makuha. Jocelyn Lauron. Mario Priscilas. Junel Lorica. Merly Bordu. Ricardo Graho. Fernan Estrella. Florencia Precioso, Carols Garnet, H.M. Lardisabal, Jim Castelio. So, yung mga nahuli po guys ay hindi yung 10 people lang doon ang bago. Tapos yung tatlo ay matagal ko na po yung naging kaibigan sa YouTube. Ihabol ko na rin yung aking mga kapareho. Like Money Collector, Cowen Stevie, Cowen Junkie, OFW Cowen Collector, kung hindi ako nagkakamali. So, ayan lamang for today guys. Maraming salamat sa inyong lahat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ma-appreciate ko po talaga ng sobra kung isubscribe niyo po. At the same time, ring the bell na rin po para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. Yun lang guys. Thank you so much. Until my next video guys, ingat po tayong lahat kasi may hinaharap po tayo ngayon na matinding problema. Problema ng buong mundo. Problema natin lahat. So, follow na lang natin yung rules para hindi po tayo maging problema ng ating alipunan. Bye-bye everyone and kahit ganun pa man, mabuhay tayong lahat.